Tama pala yun, no? Pag pinipiga mo yung brake na walang gulong. Paano malalaman kung kailangan ng i-bleed? Pag-ibog na po. At yun na nga, kamusta mga kabitik? And for this video, pag-usapan naman natin yung ano yung mga naging tama or yung mga damage ng bike natin after natin ma-aksidente. Unang-una, yung pinaka-obvious na napansin ko right after kong mabangga ng taxi was yung handlebar. So yung handlebar, bumengkong, nawala sa alignment nung gulong. Tapos yung pangalawa naman, napansin ko yung kasi nakapag-bike pa ako from the site of accident, which is sa McKinley Road, nakapag-bike pa ako papuntang BGC proper. Yung unang-unang padyak ko, may narinig akong lumagitik bandang crank. Yung pangatlong problema, yung brake pad. Yung time na nagpasundo ako, syempre di kasha yung bike sa sasakyan kundi mo tatanggalin yung gulong. So pag tinanggal mo pala yung gulong, ang hindi mo dapat gawin, wag na wag mong pipigain yung brake mo kasi ang nangyayari, pag piniga mo yung brake mo nang walang nakasalpak na gulong, syempre walang rotor na nakakalso. So pag piniga mo yung brake mo, umuusli palabas yung piston kaya yung brake pad bumabara dun sa inlet nung rotor para masalpak mo yung gulong. Although madali lang naman daw gawan ng paraan yun, ang gagawin lang daw doon, tatanggalin yung brake pad, tapos itutulak pabalik yung dalawang piston, tapos balik na ng brake pad. Para mawala yung bara, ma-install mo na yung gulong. Pang-apat na problema, hindi ko alam kung totoo, pero since yung gulong lang sa harapan yung naikabit ko, hindi ko na makabit yung gulong sa likod, ang ginawa kong pag-stack dun sa bike, binaliktad ko, upside down. May mga nabasa ako, di ko alam kung totoo, na kapag ganun daw ginawa mong pag-stack ng bike mo, magkakaroon daw yun ng effect dun sa oil nung hydraulic brake. Hindi ko lang alam kung totoo ha, pero may mga nabasa akong ganun since nakabaliktad siya, syempre low of gravity. May sinasabi silang problema, may mga nagbabubbles-bubbles daw, na pwedeng maka-apekto dun sa performance ng brake. At dahil dyan, di ko rin naman alam gawa ng paraan yan, tumawag na lang tayo ng eksperto, tumawag tayo ng bike mechanic. So ang plano ko, magpapa-home service ako, meron ako na contact sa Facebook. So para ma-assess na rin niya kung may iba pang mga damage na dapat ma-actionan para makaiwas sa mga posibleng maging aksidente. Ano niya, hindi ko na otso. Hindi naman. Tulong siya nilikod, napiga ako kasi yung brake, nawala yung gulong. Parang bumara yung ano, bumara yung piston. Para bang problema yan? Tinaob ko ng matagal yan eh. Wala naman po. Sabi nila kasi pag hydraulic daw yung brake, parang pag tinaob na matagal. Hindi naman po kasi ano naman yun. Oo po, ano yung sabi nila gano'n. Pero may naririnig ka rin na gano'n? Dati po, naririnig ko. Eh, nag-aayos na ako. Hindi naman. Ay, yung iba nga nagpapaayos sa akin, walang gusto. Hindi binabaliktad natin. Tapos ano sir? Scoovers. Bumili akong bago eh. Nakapayad lang ba? Tama pala yun, no? Pag pinipiga mo yung brake na walang gulong. Wala yung roto. Oo, hindi nakakakalito. Pero pag blini-blading ko to, nilalagyan ko rin ng pack. Takip ko. Pag binili mo, may nakalagay din yung poly orange. Ay, nakasalpak. So, sisisip mo yun. So kung ayaw mo na mababasa ito kasi, minsan pag nabasa ng oil to, tumutunog. Tatanggalin niya, meron pa rin akong pang-stick pang basang din. Pero wala namang pag-alag. Bago lang po itong bike nyo? November, ano yan? Last year? Maraming cost po kasi pag tumutunog dito. Magaya yung isang pinuntahan ko taga Antipolo. Tumutunog, hinanap namin, pinalitan namin yung crank, pati bottom bracket, tumutunog pa rin. Nakita namin, nandito pala sa sahap. Hindi, yung unang padyak ko lang naman yun, di ba, na-accident, pagkahagit sa akin, nakapag-bike pa ako ng konti eh. Yung unang padyak ko, parang may lumang snit. Tapos noon, wala na. Oo, ano, wala na. Dito naman po sa bottom bracket, naman yung problema. Nababasa na rin po ng ulan to. Oo, nababasa. Oo, kasi nagrasaan na rin po. Every lang ang dapat inalangisan yan, ginagrasahan. Pag medyo ano na po, yun, gano'n, 1 taon, ano na. Pero kung araw-araw, kagaya ko,
tuwing maulanan ako na mga limang beses, inaano ko niyan kasi yung acid rain yun eh. Tutuyuin niya yung ito, makakarinig kayo lagik-git. Alaga sa langis yung ano kailangan, lalo pag-araw-araw. Yung kadena. Pero yung BB? Ito, matagal naman ito. Isang taon. Mali? Mali yan. Itong cable. Mali yung pagkakalagay na ito. Dapat. Yan sa loob. Pag dito ba? Pag dito na siya nakapulupos? Pag dito, gagas dito yan. Taka dito. Ayun o. Madali ko na. Oo nga, no? Dito, sumasabay lang sa support. Tapit na lumulubog. Pag lumulubog na, kailangan na i-bleed. Bearing dito. Bearing dito. Yung gitma, saka dito banda. Bulitas. Bulitas. Mariripak natin yan, pero sayang lang ibabahit sa akin. Kasi pag ano natin, hindi bumabalik sa magandang ano. Ganun din. Pero okay pa naman eh, no? Opo, okay pa naman. Okay na yan. Kaya pag ano na, pag nakarinig na kanito, mag-jam. Yan ang... Bibili na lang. Oo, talitan na. Talit na. Eh, madali lang naman mag-adjust niyan eh. Wala naman ibang problema, sir. Wala naman. Okay, chinek ko to. Okay naman, sir. Walang alog. Wala. Maganda pa yung ano niya. Yung... Hindi, kakalagay lang din ng ano niyan eh. Yung headset. Ito, bagong palit. Bagong palit lang. Pwede pala yung grasa. Basta yung magandang klaseng grasa. Basta magandang klaseng grasa, pwede rin. Pang alternative sa oil. Yung isa kasi kulang-kulang, malagkit yun masyado. Hindi maganda sa ano. Yun yung pag naulanan, parang nagiging ano siya. Nagiging... Mitigas? Lupa. Ah, lupa. Parang nagiging lupa siya pag binuksan mo yung ano, yung TSR. Tapos ito, sabi ni sir. Kinakalawang na pag non-series, no? Bakal. Pag non-series, bakal. Pero pag yung mga Diore XT, aloy na tong brake ano niya. Diore pataas, aloy na yung ganito. Nabali ang ginawa mo lang, no? I-adjust mo lang to. Tapos, bike wash. Repack nung BB. Yung hubs, hindi na daw kasi okay pa naman eh. Problema sa likod, yung bumara yung piston, itutulak lang pala yun, no, kanina. Pag... Ito, pag nalagyan nyo na ng langis or grasa, pag nilagyan yung grasa, huwag yung sobra. Ganun din sa langis. Saka bago nyo apply yan, ano, pupunasan nyo muna. Ano, patayuin muna. Hindi nyo rin winasin nyo, punasan nyo rin, para ano, yung mga likabok matanggal. Ah, pwede yun, kahit di muna washing, basta punasan mo. Punasan mo muna. Halimbawa, hindi pa naman sobrang dumi, tinatamad ka pang i-wash it. So pag nalagyan mo na, na-apply mo na siya ng langis at saka or grasa, ipaitot mo muna dito bago punasan, cambium-cambium mo muna. Para lahat ng gear, malagyan na. Oo nga, no. Isa pang problema yun, sir. Tingnan mo yung gulong. Parang nagwi-wiggle. Ano kaya yung problema niyan? Sa squeevers? Ito. Ang issue na itong ano, maxi squeeze, sir. Ano, kailangan palalabasin mo yung ano, yung lambot pa nito yun. Oo, lambot. Dapat ang gagamitin mo dito ng high pressure na ano, ang batang dito. Compressor. Kailangan lumabas yung lining niya dito. Makikita niya. Ah, ganun? Kaya nagwi-wiggle siya dahil hindi pantay. Ibig sabihin sa goma yun? Oo, ito, itong goma na to. Kala ko sa ano? Kasi sobrang mo ng tigas, yung pag lumabas yung lining niya, sobrang tigas. Bawasan mo konti. Ito, ang lambot na ito yun. Wala pa siya sa saktong... Oo, na-stuck kasi. Wala pa. So, kailangan bomba mo to sa compressor. Palabasin mo yung lining niya dito. Ah, ganun? Oo. Oh. Akala ko sa hindi naka-align yung ano... Ito. Oo. Oh, dito yun. Nasa goma pala yun. Kailangan ganun. Siyempre, ngayon sir, napaikot mo na sa ano, no? Balik mo ulit dito sa one. Punasan mo ulit. Kasi pag sobrang dami naman ng ano...
para hindi siya kapitin ng halika po. Actually, yung grasa na naikalat niya ngayon doon, tapos sumiksik na rin yan dito. Kaya tinanggi mo yun. So, punasa mo pa rin. Para hindi siya kapitin ng halika po. Ang purpose lang naman, malagyan itong mga pagitan, no? Para hindi siya maniga. Para kahit ilang araw ka mag-bike, hindi siya manggigitata. Yung iba kaya nanggigitata, hindi nila pinupunasan. Lagay na lang ng lagay ng langis. Ayan na, palitan na yung skewers. Medyo kalawa, may kalawang na rin kasi yan. Ano yun? Kasi yung mananata yan. Ang evidensya. Quick release. Ayan, ang daming kalawang. Tapos ito, hindi siya yung ano eh. Yung ginaganon. Naka-encounter ka na yan. Parang sa true axle. Parang true axle siya. Dito sir, pag naglagay ka na ng ano, dito ka na kasi may laman din. Ah, pwede yan, dyan sa kabila. Eh, ito, bakal din, kaya kinakalawang sa loob. Pag nagpalit ka yung mga ano ngayon, yung mga ano, alo yun, yung ba, soldier, submit, yung mga ganun. Gusto ko yung Origin 8 eh. Yan, maganda yun, mas maganda yun. Kaso, mahirap magganap ng non-boost. Ano to ha? 130mm tong sa inyo. Natakin mo na ganyan. Natak lang, di katulad nung... Natakin mo. Para i... Ipuesto mo. Di katulad na ito. Na ano? Itatansihin mo. Kung saan sa sentro to. Dito, di ganun pa, yun, di ganun. Pag na ano mo na, pag na-lock mo na, kung ano gusto ng position, kung ganyan, o ganito, nasa sa'yo yun. Yan ang ano. Pero gano dapat kaigpit yan? Dito? Ano? Hindi, maano naman yan. Tatansya mo naman. Tatansya mo naman dito. Ano? Ayan o. Yan, puro kalawang. Parang i-clean ito, sir. Ay, hindi ka siya. O baliktad. Hindi lang. Tingnan natin baka kung mali lang ako nakapit. Pares lang eh. Parehas, sir. Parehas sarap? Oo, parehas sir. Nagkamali yung sailor, ha? Wala na, di ko na mababalik yan. Tagal na yan, eh. Oh. Mas maganda, yung ginaganon o yung ganyan? Mas maganda yan kung makakapili kayo ng posisyon. Yung ganyan. Yung ganyan. Ayan. Pero ako, gusto ko ganito. Para hindi siya tatamaan ng hangin. And sir, pag napapansin niyo yung mga medyo mamurahin na... Skewer. Hindi lang, yung... Kasi package to dyan sa hubby. Bakal yung... bigat. At bakal ito mismo? Bakal yan, no? Kalawang. Pero ito, bakal din? Ito, stainless na siya. Stainless na. Ayan, pag yun, medyo nagwiwiggle din yung cones. Ano ibig sabihin yun? Yes, sa prehab yan, sir. Sa prehab na yun. Pero kung yung ano, yung mga shield bearing, yung four shield bearing na tinatawag, kasi ito, may halong ano eh, bulitas. May nagwiwiggle siya. Pag napansin nyo, nakagamit na ba kayo ng thread type? Ay, hindi ba? Puro kaset. Thread type, puro bulitas yun. Yun, mas makalog yan dyan. Pag ginanon mo, gumaganon talaga. Ah, ganon? Pero hindi sira yun. Hindi talaga ang design yung si Mano dati. Pag sinip mo pa rin yun, yung mga 7-speed. Pag nagpalit ka ng seat bearing? Well, mawawala yun. Mawawala yun. Ano yan, yung straight lang talaga. Yung ano, sir? Yung, ay, battle cage yun. Sakto yung dating. Kahit saan ka sa Metro Manila? Kahit hanggang... Alabang. Hanggang Alabang, kaya. Sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Shopee. Ano? Shopee. Ano? Battle cage. Battle cage yan. Battle cage, pinag-tool. Nilagyan ng tubig. Di ba nabasag nung ano? Parang hose yan. Okay. Itong kulay ako sa ano?